What is up guys? Redskin to hear from Tech Beast Philippines. At ngayong araw ay meron tayong bagong design na skin na applicable sa kahit anong phone model. And this is the Naruto Alpha Skin. So in this video, bibigyan ko kayo ng details about sa skin at syempre meron tayong free installation tutorial. So if you are ready, start natin to. Let's G! Mag-start muna tayo dito. Syempre sa name ng ating skin, which is the Naruto Alpha Skin. So halata naman sa kanyang name dahil nakalitaw dito ang mga characters sa Naruto. Unang-una na si Naruto. Next is Sasuke with that Rinnegan Pain from the Akatsuki Kashi-sensei Uchiha Itachi. Makikita naman natin ang close-up niya dito kung gaano ka-detailed. Syempre, own design natin yan kaya maganda talaga yung printout niya ng ating 3M skin. Yan. So ngayon naman, bibigyan ko kayo ng details about sa material ng ating skin. Let's talk about the materials that we are using sa ating mga 3M skins. Ang tanong ay paano malalaman kung 3M nga ba yung skin mo na nareceive galing sa Tech Beast? Makikita natin dito sa likod, meron siyang mark na ganyan. Kung hindi man nakalitaw to, itong ating mark name, which is the 3M, Control Tack Graphic Marking System, meron siyang ganito. Sabihin na natin ganito lang kaliit, basta meron siyang mark na ganito na naiwan or mga ganyan, no? Legit na 3M yan. Paano mo masasabi na 3M? Pag pinil off natin ito, makikita natin ang adhesive niya is gray. Gray yung adhesive nung 3M graphic material. So, ito talaga yung mga recommended pang wrap. Ini-improve yung quality ng skins natin para syempre pang matagalan pag linagay nyo sa phone. No worries, pag tinanggal, wala siyang sticky residue. I-installan na natin ng skin ang ating phone, which is the Poco X3. Available to sa halos lahat ng phone models. Nandito ang ating Poco X3 na merong Shogun skin. Aalisin natin yung nakalagay na skin. And as we can see here, nawala talagang sticky residue yung 3M skin. So isang advantage sa skin yon, mapapreserve yung value ng phone mo. Hindi siya malalagyan ng mga dents na iniiwan ng mga cases. Nanggaling lang yung mga marks dito sa phone na to sa old case na ginamit nung hindi pa naka-skin. So alisin natin rin to, itong sa camera niya. Ayun. Ngayon, papalitan na natin ng skin ang ating Poco X3. Bago tayo mag-start mag-install, sasabihin ko lang sa inyo yung mga kailangan nyong gamitin na tools. Unang-una, kailangan nyo ng wipes or tela ng damit. Next is, pwede nyong sprayan ng alcohol or tubig yung back ng phone. And lastly, we need a heat gun. Pero alternative niya is pwedeng blower, pwedeng lighter or kandila. Basta huwag niyong susunugin ha. Pwede yung telang mainit, no? Ididikit niyo dun sa mainit na kawali niyo tapos yun yung ipampupunas niyo sa phone. Gagawa tayo ng video dyan para may tutorial tayo sa alternative tools natin. Ngayon, mag-start na tayo sa installation ng ating phone. Tabi muna natin konti itong skin. Focus muna tayo sa phone. Ang gagawin natin, sprayan muna natin itong ating Poco X3. Sprayan or pwede nyong sprayan yung tela mismo at yun yung pampunas nyo. So ano yung purpose? Bakit natin pinupunasan yung likod ng phone? Para wala siyang walang madikit na dust sa likod ng phone. Kasi pag dinikit nyo yung skin, para rin kasing tempered glass yan. Yung ano niya, mechanics niya. Pag merong alikabok na medyo maumbok sa likod ng phone, lilitaw siya pag nakalagay yung skin. No? Parang bubbles kumbaga. Yan. Pag malinis na yung phone, kunin na natin tong skin natin at babalatan natin yung top part niya lang. Top to mid part. Ayan.
Pagkatapos balatan yung top hanggang sa baba ng camera niya, tuklipin natin yung backing niyang color white. At ang gagawin nating pampantay sa skin natin is yung sa top part. Tingnan niyo kung paano natin lalagay. Ipapantay natin yung sa likod. Pag nakita niyo na both sides ng skin eh pumantay siya pati sa camera, ang gagawin niyo ay taas niyo tong sa bottom part tapos alisin niyo na itong white backing. Gagawin mababalat siyang ganyan. Tapos ilalapat na natin yung skin. Ayun. So, start tayo sa mid. So, no worries sa, ano, sa mga lukot-lukot niya. Dahil 3M ang gamit natin, sandali lang pantayin yan. Kung nakikita nyo parang lukot, ganunin mo lang, mawawala. Ayun. Take note guys, yung 3M vinyl pala is pressure sensitive. The more you press, the harder it sticks. So, ito, linalapat na natin. Kikita nyo yung lukot na wala. Dahil 3M siya, no? Malambot siya na vinyl. Hindi yung matigas na sticker. Ayun, so pumantay na sa phone natin yung skin. At ang next na gagawin natin is yung sa camera naman. Makikita natin dito na napantay na natin yung skin natin. Yan, nadikit na siya. Pero sa corners, kung papansin natin, merong konting-konti na parang lukot sa close-up, yun o. Meron siyang konting-konti lang naman. Natural lang yan dahil curved yung Poco X3 natin. Malupit ang curve. Dito gagana yung ating blower or heat gun. For the alternative, we can use candle, lighter, or mainit na tela. Which is gagawan natin ng video sa susunod. Buksan na natin to. Iinitan lang natin yung corners, sides, at konti sa likod para maganda yung lapat nung skin. Samahan niyo ako. Start na natin. Okay, ganun lang kabilis yun, no? Tamang blower lang sa corners and sides. Dito sa 3M, wala siyang sticker residue. Makikita natin yung kaninang lukot na wala. Naging pulido yung finish ng skin. Ayan, napakagandang tignan. Makikita na natin dito yung ating finished product, which is the Naruto Alpha Skin that is available here at Tech Beast. Bigyan ko kayo ng close-up. Bago tayo magtapos sa ating video, meron tayo syempreng paraffle ng ating bagong skin dito. Kung gusto nyong sumali, basahin niyo yung description at follow new steps para magkaroon kayo ng chance na manalo ng ating bagong Naruto Alpha skin. So this is again, Rad Skin to from Tech Beast Philippines. Please like, share, and subscribe sa ating channel.